Maraming biktima ng domestic violence ang takot magsumbong dahil walang mapupuntahan. Pero wala raw dapat ipangamba dahil mayroong bahay kanlungan na handang buksan ang pintuan para sa mga inapi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Pam Castro. Ngayon, community quarantine, patuloy na tumataas ang bilang ng domestic violence. Buti na lang at nagsusulputan din ang mga maaaring paghugutan ng pag-asa ng mga biktima nito. Pwedeng mga tao, mga simpleng gawa ng pagtulong, o mga lumang building gaya ng nasa likuran ko. Ilang beses na nating nabigyan ng mukha ang karahasan sa loob mismo ng tahanan. Magkakaibang tao, magkakaibang kasarian. Pero lahat dumaan sa iisang tanong. Saan nga ba pwedeng magpunta kung sakaling magsusumbong sila? Ang isang dekadang building na ito na nagsilbing bodega sa loob ng higit 8 taon, nirenovate ng Quezon City LGU para maging bahay kanlungan o shelter para sa mga babae, bata at LGBTQIA+ na survivor ng domestic violence. Nito daw kasing community quarantine ang dating 5 kaso ng domestic violence kada linggo na naire-report sa QCPD, tumaas na sa 12. Nakita namin yung need talaga na kailangan ng isang facility pa ulit na mag-house sa mga biktima kung saan meron na silang security risk o yung mga hindi na pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan. So, hindi na kami nagpatayo, ginamit na lang namin itong youth building. Halos 1,000,000 piso mula sa gender and development budget ng local government ang nagastos para sa furniture at renovation ng lugar. Mayroon itong 60-bed capacity. Ito po ay dinesign namin for particularly sa mga kabataan lalaki. Anong age range po na? Basta 17 years old below. Part na to, ito yung target namin na dito yung LGBTs, just in case. Kasi depende rin sa LGBTs kung saan nila preferred. Particular kami sa LGBT sector kasi alam namin na existing ang kanilang family domestic violence din. At hindi dapat sila ma-exclude sa lahat ng programa. Kasi kasama naman sila talaga sa lipunan natin na hindi dapat talaga na-disregard kung ano yung mga concern nila. Mayroon din itong function hall, counseling at play area para sa mga treatments na ino-offer sa lugar. Magsisimula na silang tumanggap ng mga survivors sa huling linggo ng Disyembre. Ang mga referrals ay manggagaling sa Quezon City Protection Center. Halaga daw na magsumbong para dumating ang araw na ang mga kwento ng domestic violence hindi na mauulit pa. Paalala ng mga social workers sa mga biktima ng domestic violence, huwag silang matakot na iwan ang mapang-abusong tahanan. Dahil may mga lugar gaya ng bahay kanlungan na handa silang tanggapin at bigyan ng bagong simula. Pam Castro po, hatidang muka ng balita.